guys! Welcome sa Kitchen ni Rhoda. For today's video, magbe-bake tayo ng lasagna. Matagal na po nire-request ng mga bata sa akin na mag-bake ako ng lasagna. Lagi ko pong dinatailan, matrabaho, magastos. So kahapon po, kumain kami sa Green Eats. Nakita nila sa aking cellphone, photos, na may lasagna po kaming in-order. Ang sabi nila sa akin, madaya daw kaming mag-asawa. So alam niyo po ba, binibigyan namin sila ng pera para kumain sila sa Green Eats. Huwag daw, ayaw daw nila. Ang gusto daw nila ang aking lasagna. So, proud mommy, di ba po? So ngayon naman, ito nga po, pumunta kami ni Mr. sa South at namili po kami ng recipe ng lasagna. At ipapakita ko po sa inyo yung mga ingredients na pinamili namin na... So guys, ito po yung mga ingredients na gagamitin natin sa lasagna. Meron po tayo ditong white onions. Kailangan po natin to. Pwede rin naman po ang red onions. Pero para sa akin, mas masarap po ang white onions. So gagamit tayo ng bonggang-bonggang bell pepper. Masarap po ang bell pepper sa lasagna. Kailangan din natin ng Eden cheese. So mas maganda po kung melt cheese ang gagamitin natin. Kailangan din natin ng butter. Kailangan din natin ng al dente lasagna pasta. So marami pong brand doon. Al dente lang po ang pinili ko ang choice ko. So kailangan din natin ng sauce. Pwede pong Nestle, pwede Magnolia, basta breast milk po kailangan natin para sa bechamel sauce. Kailangan din po natin ng beef. Pwede rin po tayong gumamit ng fork. Pero para sa akin, mas malasa ang beef. 1 kilo pala. At ito po yung gagamitin natin para sa mga red sauce natin. So ito yung lagi kong ginagamit, yung Italian spaghetti style. So magta-try po ako nitong pasta sauce ng Clara Ole with 3 cheese. Ayan po siya, oh, nakalagay. So guys, compare dito at saka dito sa Italian style.
pagka-creamy. One cup again. So lalagyan na po natin. Lalagyan na po natin lahat.